Sure. Okay, thank you so much. Okay. Ako lang dito po. It's me. Ma'am Sheila, go ahead. Ah, naka, hindi naka-mute. Okay. Hello, ma. Yes, go ahead, sir. Can you please share with us your biggest why? Yun nga po. My biggest why. Kung nga po kasi, for Jesse, kaya ko from Jubail, Eastern Region, kundi ang Saudi Arabia. Ayong biggest why ko ay... May inspire na alam mo yan yung matagal na tayong naghahanap ng video yung tunay talaga ng company na siya makakatulong sa atin kung paano natin mapalago yung ating financial yung income ba. First of all, yung nagtatay tayo na lahat nagnanay sa mana, kaya mas mapaparati yun, dahil na matagal na kung pinitim nga si Gigi na mag-attend ng seminar dito sa Gigi. Hindi ko mabot-abot kasi minsan nasa option kami. Option. Ng ngayon naka as a member na ng IMG, nagtutunan ko na hindi lang pala yung ang matutunan mo dito sa how to accumulate your money or kung paano mo yung verify, kundi marami ka talaga matutunan at the same time yung future mo sa family at saka yung security ng family mo na magkaroon ng insurance hindi lang sa kumikita or upang lumaki yung income mo, kundi insecurity na magkaroon tayo ng freedom. Kapag sa pamilya, ayaw na natin kahit marami tayong pera o marami tayong ipon, kung wala naman tayo sa tamang foundation o hindi tama yung ating yung pag-iipon natin sa bangko lang. At, hindi sapat, maraming nang mayayaman kapag nagkasakit. Walang ganong insurance. Naubos at naubos pa rin yung kanilang pera. Kaya yun, since that, dahil we are member ng IMG group at yun yung biggest way ko na we believe na yung income po at yung security for my family at I'm sure na matutugunan yun for the future. Pag nakasunod ako doon sa guidelines na pinagkakaloob ng IMG ay bibilig na yung family ko ay isa sa
benefit ano at the end of it. Ayun, nandito na tayo sa MGA. We believe na makakatulong dito tayo sa ibang tao. But yun naman ang adikain ng bawat isa. Ano, habang namumuhay ka ng payapa at ng mga ayos sa'yo, makakatulong pa rin sa ibang tao. Yun lang po, ma'am. Back to you, ma'am Stella. Okay, thank you so much, Sir Jesse. May I call on our Senior Marketing Director, Ma'am Judy Cheng? Can you please share with us your biggest why? Okay, so... Ako po si Miss Judy Cheng from Hong Kong. Isa po akong OFW dito sa Hong Kong. At the same time, isa rin po akong financial educator. Okay, so isa po ako sa mga nag-share sa bawat isa sa atin na gustong matuto kung paano po ma-manage ng tama yung ating perang kinikita, yung hard-earned money natin. And I joined IMG 2016, end of the year of 2016. At nung una ay ang interest ko lang po talaga ay yung financial education, kasi nga lack of financial education ako. I'm a big spender before. Talagang kumbaga isa po ako doon sa tinatawag na one day millionaire. Yan. So nung ma-encounter ko si IMG, kasi on that time ako ay isang traders, nagte-trade na ako before pa man si IMG. Nagte-trade na ako. So that's why I'm looking for financial education para mas ma-enhance yung knowledge ko about trading. Pero nung ma-encounter ko sa IMG, iba yung interpretation ko kasi kay IMG noon, which is dahil nga nandun ako sa mundo ng pag-i-invest sa, hindi ko naman sinasabing mali, pero kasi lack of financial knowledge ako about investing sa trading. So nung marinig ko, actually hindi ako in-invite. So nakaupo ako sa isang sulok, naririnig ko si yung ating CEO na nag-share about sa financial education. And then dahil ako isang introvert, hindi po ako pala kaibigan, hindi ako, tahimik lang ako. And then nung marinig ko siya na nagkukwentuhan, nag-i-invite siya, ina-approach niya yung isang Pilipina, which is yung Pilipina na yon ay resident dito sa Hong Kong. So ako yung lumapit kasi naririnig ko siya yung about free financial education, and I was very interested about financial education, which is alam natin na kapag sinabing financial education, talagang magbabayad ka. Okay, so in-approach ko siya, tinanong ko siya kung pwede ba akong sumali, pwede ba akong umattend. Tapos sabi niya, oo. Tapos binigyan niya ako ng checklist, yung binibigay sa inyo ng mga nag-invite sa inyo. So, nung makita ko yung checklist, tinanong ko ulit siya. Sabi ko, pwede ba ako lahat dito? Sabi niya, oo, free yan lahat. So, chinek ko siya lahat. And then, tinanong ko siya ulit. Sabi ko, totoo bang free ito? Kasi baka mamaya, masurprise ako pagdating doon, may bayad pala yung financial education na sinasabi. So, today's story short, binigay niya sa akin yung kung saan yung address. Hindi ko siya in-inform na pupunta akong that Sunday, pero in my surprise, siya po yung nag-present doon sa presentation na yon. So, on that day, doon ako nagising, doon po sa ating X-curve. Kasi, totoo naman, lahat ng tinuturo ng IMG is talagang may katotohanan at mangyayari sa buhay natin kung hindi natin susundin. So diyan po nung araw na 'yon, talagang nag-sink in po sa akin lahat ng itinuro, lalong-lalo na yung how if I die too soon, sino yung mag-aalaga sa aking anak, sino yung magte-taking care sa kanya, which is yung anak ko that time is first year college na. So
at a zero saving ako kasi nga maluho ako, magastos ako, lahat ng gadget na bago, kumbaga sunod ako sa bago. So in that day na nabago yung buhay ko, nabago yung aking mindset, pananaw sa pera. So na switch ko talaga siya immediately, talagang na-eliminate ko yung utang, hindi na ako ng utang. So napakalaking bagay ang IMG. Katulad ng sabi ni Sir Jess na ang IMG ay hindi lang tumutulong para erase yung mga tao sa kanilang buhay pang-pinansyal, kundi mismong ikaw mismo tinuturuan ka kung paano mo i-manage yung sarili mong bulsa, yung sarili mong pamilya, maturuan mo sila kasi ikaw yung talagang be a financial educator ng iyong sariling pamilya, ng iyong sarili. And then at the same time nakakatulong ka sa ibang tao. At yun yung napakaganda at napakasarap na feeling na nakakatulong ka sa ibang tao. Not in material things, but dahil sa bagay na naituturo mo, para ka na rin nakatulong ng malaking bagay dahil nakakapag-ipon sila at nasisave mo bawat buhay ng isang tao na, alam mo yon, yung parang nawawala sa landas, pero ubus biyaya kumbaga, pero dahil sa mga tinuturo ni IMG, nandyan lahat yung turo niya, talagang apaw-apaw. So yun ang napakalaking bagay na pinagpapasalamat ko na nakilala ko sa IMG. I've been in abroad for almost 21 years now. So ang mag-4 years na ako sa abroad. So 18 years doon na spend ko for nothing. So kung i-compare ko po yung buhay ko ng 18 years sa buhay ko nang naging IMG ako, ang laki po ng nabago. Now I am an investor, shareholder, at the same time zero debt, wala akong utang. So parang I'm living on yung my peace of mind. Yun. So yun po yung napakagandang bagay na naitulong sa akin na IMG na pwede kong ma-share ngayon sa inyo. And moving forward, looking forward for a brighter future pa na ibibigay sa akin ni IMD. Yun lang, and thank you so much. Okay, thank you. Okay, thank you so much, Ma'am Judy. So it is my honor to present our speaker for today. She said, "Never doubt the power of prayer." She is an OFW for 4 years in Kuwait and also an OFW in Hong Kong. She is a teacher professional. She is a Bachelor of Science Entrepreneurial Management and also a Bachelor of Science Secondary Education, DLE major, and also she is a liturgical dancer of El Shaddai. And she is a member of IMG since 2010 till present. Her biggest why is her family. She is a certified Dominate associate, a licensed associate financial planner, financial educator of International Marketing Group Hong Kong based, and she is a senior marketing director. And she said, "By giving love, you will always gain." Let's all please welcome our speaker for this afternoon. No other than Miss Jenny De Luna Basanes. Ayan, nakaka-touch naman, Ma'am Sheila. Ayan, thank you so much. Grabe, no? Nakaka-ano po pala, nakakakaba ang stream live. Actually po nasa ano po tayo ngayon, streaming live ng ano ng YouTube channel ko po. Kaya bali po yung i-aano natin, makikita po ito sa YouTube natin, no? So kung ano po, suportahan niyo po ako na para maging subscriber po tayo. Okay? Thank you so much once again and God bless everyone. I-share ko na po yung presentation natin.
Kasi siya po yung dapat nating mauna, no? Yung itinuturo po sa atin na palaging tawagin natin ang kanyang pangalan para po sa lahat ng ating gagawin ay magtatagumpay po tayo. At yung mga pangarap natin, makakamit natin kasi siya po yung inuuna natin, di ba, no? So, yan, welcome po. Then, sabayan niyo po ako na i-ask natin ang holy presence of our Lord. The True Millionaire's Prayer by Brother Jess. Today, I ask you to bless me. I may become a blessing, Lord. I commit myself to enrich others, but because I can't help, I commit myself to become rich. I commit myself to serve you and to serve the poor with my wealth. Today, I open myself to the abundance of your universe. Use me as your channel of love. Give me the ability to create wealth that will bless the world. Increase my financial wisdom and expand my territories. Ayan. Di ba, no? Ako sa pakiramdam po talaga ang inuunan natin. So, again, welcome po sa ating membership orientation, yung mga ano po natin, baguhan. Welcome po. Ito po yung layunan ni IMG na ang layunin po niya, makamit natin ang 30 million by 2030 financially literacy campaign para po lahat ng Pilipinos ay ma-educate sa kanilang pang-financial na kaalaman. IMG Global Campaign for the Financial Literacy is napakahalaga po sa bawat isa sa atin. Dahil kung natutunan po natin at matututunan po natin at ibibigay po natin ang oras natin, mangyayari po is ganap at makakamit natin ang ating mapangarap. Once again, po si Jenny Basanes, one of the financial educator based dito sa Hong Kong. Ayan. So next is yan po. Friend, this is your ticket to upgrading your financial life. Devour it and share it with people who need a financial revolution in their lives. Yan po yung sabi ni Brother Bo Sanchez. So, diba, ang sarap. Kung eto po, sa oras na to, diba, nabigyan kayo ng ticket, kaya nandito po kayo, no? Para po mai-upgrade natin ang ating kaalaman. Isang, ano na po, isang oportunidad na po ito para sa atin dahil kahit isang oras lamang po na mapakinggan natin, siguro naman po may kahit konti doon na mababago ang ating pananaw dati, di ba? Dahil po si IMG, where innovation meets inspiration, ang dinadala niya sa bawat isa. So kung gagawin po talaga natin, ganap po na magkakaroon po tayo ng tagumpay. Okay? May your dreams come true nga po eh. Kasi sa totoo lang, kung may goal tayo at may mga pangarap tayo, dapat gawin natin ng true action. Napakinggan nyo po ngayon, dapat gagawin natin siya in action. Agree po ba kayo? Kung agree po tayo, pakichat naman po dyan. Sabihin nyo po na yes. Ayan. So next is, ang sabi po niya dito, yan. Ito po is bestseller ni IMG. Ang knowledge is power, but knowledge is more powerful. Ito pong librong ito ng The Secret Savings and Building Your Future, napaka-importante po ito sa buhay natin. Igit lalo po sa mga taong medyo ano po siya sa kanilang pamumuhay sa pang-financial nila. Okay? Ito po i-educate niya tayo. Financial education is not just the wealthy. It's for everyone. Diba? Tama? Hindi naman talaga para sa mga mayaman lang eh.
Kasi kung may oras po tayo para aralin ito at ibigay natin ang pag-aaral, magaganap at mangyayari po. Makakamit po natin yan. Pero may sinusundan po tayo dito. Hindi po tayo dapat na matututunan, no? Then, next is a gift for every Filipino. We wrote this We wrote this book because we want everybody to be prepared, equipped to manage money. Ayan, many FW who want to help their own families and relatives, but they have no courage to talk to them about financial education. Give this book as a gift. Yan. So, malapit ng Christmas, no? Ilang buwan na lang. Kasi August na sa ngayon. Kung mahal nyo po ang ating mga pamilya, kamag-anak, kaibigan, kahit yung kaaway mo po, ibigayin po natin ang librong ito, yung Blue Book kanina na bestseller ni International Marketing Group. Kasi po, napakahalaga po yung nilalaman nun. Tinatawag ko po na ang salitang napapaloobon ay gintong salita na makapagbago ng buhay natin. Kung gagawin po natin at susundan natin po yun na ibigay sa kanila as a gift, ngayong nalalapit na Pasko, napaka ano na po yun para sa kanila. Okay? Kasi ang librong ito is wala pong author. Kumbaga ikaw, kung ginawa mo po yung mission ni IMG, engineer mo po ang librong yon, ibig sabihin po, isang tao na po ang mababago mo ang kanyang buhay. Kaya yung mission natin, di ba, dapat pure love ang ibibigay natin sa kanila. Di ba, no? With this book, we hope to change and save, di ba, no? Totoo yan, yung buhay ng isang tao. Kaya dapat po ang bawat isa, huwag po kayong manghinayang kasi may e-book naman po ito. Nasa portal po natin. Pwede nyo po i-share or through messenger or kahit saan po ninyo pwede silang mapagpasahan ng message ng e-book na yon, ng The Secret of Saving Your Building Your Future. Alright, then next, ayan. Why we need a financial education? Bakit nga ba? 'Di ba? Kasi kung tutusin, tapos naman na tayo sa pag-aaral, 'di ba, no? Bakit mag-aaral pa tayo, 'di ba? Pero alam niyo po ba na ang financial education dapat unlimited ang naisin natin para pag malalaman at matututunan natin ang paano ang pamamaraan ng tamang pag-iipon, 'di ba mababago ang buhay mo? Kasi tignan niyo po ang sinabi dito. Many good people fail. 'Di ba totoo po? Lahat ng nangarap, hindi naman nila kagustuhan na sila ay bumagsak sa kanilang pangarap, no? Or mabigo sa kanilang pangarap. May hardworking, smart, young and old people fail, right? Totoo po 'yan. Dahil sa totoo lang, many teachers, OFW, doctors, engineers fail, retiring without enough savings. Ano po yung kakulangan kung bakit sila laging nabibigo sa lahat ng kanilang mga dreams sa buhay? Dahil lamang po sa lack of education. Kasi kung na-manage po natin ang perang pinaghirapan natin araw-araw, actually, hindi ka talaga mabibigo eh. Kasi ang talagang pinaka-importante po dito, yung oras mo, paano mo po siya aralin. Okay? Then, people don't plan to fail. They simply fail to plan their personal finances. Diba? Kasi sa totoo lang, walang panahon sa pag-aaral ng financial. Di naman kasi tinuro sa school, diba? Nung primary tayo, secondary tayo, kahit sa kolehiyo, wala po eh. Hindi naman nila tayo tinuruan na mag-ipon ka para sa kinabukasan mo, 'di ba? Ang sinabi lang sa atin, mag-aral kang mabuti para makapaghanap ka ng trabaho, 'di ba? So ibig sabihin, work and earn, 'di ba? Hindi nila sinabi na mag-save tayo, 'di ba, no? So
napakaganda kung inaaral pala natin yung financial education. Kasi kapag napag-aralan natin ito, matututunan natin yung right savings. Kasi may dalawang klase naman din ang pag-iipon. May wrong at saka may right, no? Na pag-iipon. So, nasa atin po yun. Kung ibibigay natin yung oras natin, makakamit talaga natin ang pangarap natin, no? Yan. So, next is wrong money mindset. Ayan. Diba, sabi ko nga po, sa pagsisavings, may wrong at saka right, no? Kagaya nung nakaupo dyan, kung tayo walan ng trabaho, jobless, di ba palaging tinatanong natin sa ating sarili, what am I supposed to do? Di ba, ano kayang dapat kong gawin ngayon na walan ako ng trabaho? Pero kung tayo po ay na-educate ng maaga, di ba, hindi tayo tagal ng magtrabaho sa ibang bansa, di ba? So, kaya nga po, sabi niya, many people believe that financial education is only for the wealthy. Agree po ba kayo dito? Hindi naman po totoo to, no? Dahil wala, hindi naman pinipili kung mayaman ka, mahirap ka, wala kang pinag-aralan, may pinag-aralan ka. Wala naman po eh, di ba? Kasi kung smart ka at binigay mo po yung oras mo para mag-aral ng financial education, makakit mo yung pangarap mo na makapag-ipon ka, no? Then, many believe that the solution to financial challenges is borrowing money. Totoo po ba ito? Diba? Kasi yun ang akala natin. Yun ang namulat sa atin nung unang panahon. Kasi yun po, bago ka palang kung ipinanganak, yan na po yung nakagawian. Na kapag may kakulangan sa loob ng bahay natin, ang option, umutang, di ba? So, akala natin mabuti yun na gawain. But then, no. Kaya dapat babaguhin natin yung mga mindset natin regarding sa money mindset na to. Kung gagawin po natin na i-change po ang ating pananaw, mangyayari po yan. Kasi dito kay IMG, learning financial education po tayo. Some can rely on luck. Yan. Tayo po ba yan? Yung nagsasabi na, ay naku, tumaya na nga lang ako sa loto para malay mo, mananalo ako ngayon. O ba? Diba? Malay lang. Eh what if hindi ka nanalo? Ano nangyari? O ba? Diba? Eh kung halimbawang yung perang yon is yun na lang pala ang natitira, pambili mo pa ng ano, ng pag ipapakain sa pamilya nyo. O. So, ba? Diba? Maling mindset na naman, no? So, baguhin po natin yun kung tayo po yan, no? Then, many people belong to a community of spenders who do not believe in preparing their future, right? Diba? Totoo po yan. Tayo po ba yan? Dahil sa totoo lang, yung iba, kunting kita, marami na po silang nagagastos or nauutang na pa nga eh. Yung kita nila, maliit, pero yung gastusin nila, malaki, di ba? So, ang nangyari, utang na, di ba? Totoo po ba yun? Ayan, so akala hindi mauubos, di ba? Sa totoo lang, wag po natin itong maging mindset. Baguhin natin, dahil pwede po yan na maganap ng pagbabago sa buhay mo. So, ano gagawin mo? Gumawa ka ng desisyon na bago. Baguhin mo ngayon. Ngayon na. Hindi po bukas. Kasi ang bukas, late na po yun para sa ating pamumuhay. Okay? Ayan. So next is, ang sabi po niya dito, nag-ano yung screen natin. Bumagal. Ayan. Low savings and high debts. Tayo po ba yan? Yung ganyang klase na maliit ang ipon or walang ipon. Ayun. Ano nangyari? Nag-forward siya. Nag-sensitive. Ayan. Low savings and high debts. Yan po yung ano, maliit ang ipon mo pero baon sa utang or marami kang utang. Tayo po ba ito?
tayo po ba yung mindset na ganito? Gaya niya, no, si Lolo or si Tatay. Ayan. Kapag po kasi kunting ipon mo, ganyan lamang po yung para sa retirement mo, oh, magbibilang ka na lang ng coins. So, di ba malungkot siya? O ngayon, kung ganyan tayo, sasamahan natin yung ganyan na ano, na nasa picture. Wag po tayong maging ganyan. Kasi hindi maganda sa buhay natin yan. Walang maibibigay sa'yo yan na wealthy lifestyle, no? So, ang gagawin natin dapat is baguhin natin. Ano siya? Ayan. Many people use their credit cards as emergency fund. Kung may credit cards po tayo, huwag po natin gamitin yun para sa emergency fund natin. Kasi dito po, ang emergency fund, ibinibigay po sa atin para preparation. Dapat nakahanda ka. At least 3 to 6 months of your salary, nag-iipon po tayo kada buwan din po yan. Kumbaga, ibang pundasyon din po yun ng savings, yung emergency. Para kahit papaano po, pag may dumating na emergency sa bawat pamilya natin, mayroon po tayong huhugutin. So, wag nyo pong gagamitin yung credit cards nyo. Kasi, mas makakagastos po tayo dyan, no? Dahil may interest po yan, yung credit cards na yan. So, dito po, ang tinuturo sa atin, matutunan natin mga pag-iipon. Yan ang layunin ni IMG, yung makawala tayo sa utang. Okay po? Then, most people don't know how to manage their debt. Their debts manage them. Totoo po ba to? Kasi ang iba, utang, bayad, utang. Dapat hindi ganun ang mindset natin. Dapat hindi tayo ganun na pananaw. Kasi walang mangyayari. Iikot at iikot lamang tayo sa comfort zone kung saan naroroon ka. So anong gagawin mo? Learn. Mag-aaral tayo. Okay? Then salary move from hand to mouth. Oh, ayan. Sino nakakaramdam yan? Yung ano lang, sapat lang para sa pangkain, no? Or to hand to hand. Ayan. Or to touch me not. Sino po yung nakakaranas nito sa buhay natin? Napakasakit, Kuya Eddie na lang. Kakanta na nga lang talaga tayo, no? So, ayan po yung sinasabi ko. Kung hindi po natin pinagandaan ang tamang pag-iipon sa buhay natin, ang mangyayari talaga sa salary natin, puro expense. Expenses, puro palabas, walang papasok. So ano gagawin mo? Tutunan po natin paano po yung tamang pagpasok ng pera para sa atin. Okay? Then, car loans, housing loans, salary loans, credit cards, debts are accumulated rather than investment. Ayan. So, dapat po talaga ang ginagawa ng bawat isa sa atin is tututunan natin na kung mayroon man tayong mga loans na yan, no, sikapin po natin na ayusin yung investment na yan. Okay? Kasi may binibigay sa atin din na hindi man ang investment, no? Kapag hindi, lack of knowledge tayo about dyan, talaga nga po na magkakaroon ka po ng ano sa buhay mo. Dahil hindi lahat ng investment ay nakakabuti. May naibibigay din siya na liabilities or mababaon ka pa nga po sa utang kung hindi mo aalamin kung anong klaseng investment po yun, no? Kasi may good at investment. Kaya pasalamat po tayo kasi dito kay IMG binibigay niya po ang kagandahan sa buhay natin na hanggat maaari po, learn tayo. Okay? And then, baon sa unang, mag-retire. Ayan, sino po yung dekada na nagtratrabaho sa ibang bansa? Kasi dapat magre-retired na tayo, no? Kung tayo po ay nag-ipon at naghanda ng para sa lahat ng mga challenging ng future natin, no? Ayan, so next is, ito po. Ayan po, oh. Kapag baon ka sa utang, ano mo po yan? Ang tawag doon, yung yung utang sa'yo? Yung ang bigat, hindi ka makarang matuwid. No? Tama po ba? Yung utang, di ba? Then, lumiliin sila, yung ang tangkad ay 6 feet, nagiging 4 feet na lang. Bakit? Kapag ka nakikita na nila yung
ano sa kanila, yung naniningil, nagtatago na sila, no? Di ba, no? Totoo po yun. Kaya dapat po alamin natin, ano po ba ang, paano po ang 0% down payment na yan ng utang? Ano mangyayari? Dapat, ayan, no, yung lahat ng mga gagastusin natin dyan sa buy now and pay later na yan, huwag mo nang gawin sa utang. Okay? Sa pamamagitan ng utang lang para magkaroon ka ng mga luho mo, po nating anuhin sa buhay natin yan. Alisin na natin yan. Kung ikaw yan ngayon, baguhin mo na. It's the right time po to learn. Kasi nga, dito po, you can learn and earn in the financial industry. Na which is napakaganda po, okay? Oras lang ang gagawin natin at ibibigay po natin. Ayan. Sabi niya po dito, people don't have the slightest idea of a good debt versus bad debt. Yes, kasi nga po, yun nga, hindi naman tayo talaga naituruan eh, no? Nung nag-aaral tayo. But then, by now, kasi nga may free orientation na tayo, dapat titignan natin kung ano yung good debt at saka bad debt na nagbibigay para sa atin. Kasi kung may utang din tayo, pero yun ay nakakapagbigay sa atin ng magandang income, pwede rin po yun, di ba? Kasi may ganun. Yung ano, uutang siya para pampuhunan niya, para magkaroon siya ng magandang income. Di ba? Mayroon yun. Pwede yan. So, nasa atin po. Ngunit, aralin muna natin. Okay? Ayan po. Then, next. Build. Ano yung ibibigay? Kagaya na sinabi ko po, yung emergency fund, at least 3 to 6 months of our salary. Kasi what if nawalan ka ng trabaho? And what if ang sasakyan mo kailangan niya ng ano pampa repairs, di ba? Di ba no? So dapat po nakapag-prepare tayo diyan sa emergency fund na 'yan para yun po yung gagamitin natin. Hindi po yung ipon natin na para sa ating retirement. Iba rin po 'yon, no? So and then yung pang medical emergencies kasi hindi naman talaga nagpapaalam ang mga sakit na dumarating sa buhay ng pamilya natin, no? So, kung may emergency fund tayo, hindi tayo tatakbo kay utang. Tama? Agree po ba kayo? Then, sa mga home fixes. Kasi, di ba, no? Kung may nabili tayong bahay, then kailangan ng maintenance nun, no? So, kung may emergency fund tayo na naipon, yan po yung unang gagamitin natin. Di ba? Hindi po natin magagalaw yung another na savings natin. Then, next is, medyo mabagal ang slide. Ayan, if you want to be rich, you need to be financially literate dapat. Yun po yung sinabi ni Robert Kiyosaki. O, di ba? Gusto mong naka-smile ka, nakagaya niya, di ba, no? Na kahit po, ano, kahit po may edad na siya, parang ang kita mo sa kanya still young kasi nga po nag-aral siyang mabuti para sa financial education niya, no? So ganun dapat po tayo. Huwag po nating hahayaan kasi sa totoo lang it's the right time na po para matutunan natin paano po ang tamang kaalaman sa ating pang-financial. Ayan. Then next, ayan po. Yan na ang ating network. Okay. Income. Ito yung abundance formula na sinasabi po ni Brother Boss Sanchez. Dapat yung 100% of your income, una mong ikakaltas ang tithes. Yan yung lowering po natin, di ba? Yan din po yung ano sa ang naibalik natin kay Panginoon kasi siya yung nagbigay sa atin ng ating trabaho. Kaya nagkaroon tayo ng income. And then, a blessing back sa atin, siksik, liglig at umaapaw, di ba? Kasi nga, binigay mo yung para sa kanya. And then, isunod mo po yung pagmamahal mo sa sarili mo at sa pamilya mo. Mag-savings ka or mag-investment. At least, 20% of your income. Kada buwan po ito, gagawin po natin.
Then yung natitira po, yan na lang po yung pang-shopping mo, expenses natin, or lifestyle ng buong pamilya natin. Di ba masarap yung ganyan na gagawin mo? Kasi kung ganyan ang mindset mo, ang mangyayari po talaga, makakamit mo po yung buhay na gusto mo sa retirement age mo. O di ba? Dapat sundan po natin itong 10 minus 20 is equal to 70. Ito po yung abundance formula. Okay po? Yan. Then, yan po yung ano niyan ni Brother Bo Sanchez na inaano niya po sa atin yung abundance formula na to. Then, next. Tagal. Pinapaano niya, pinapa-excite niya po tayo, no? Ayan. Ito po yung ano, yung mga luho natin, how to reduce our expenses para po kahit papaano malalaman na natin dito. Magkakatuklasan na po tayo. Ito yung nagagastos natin daily. Kung ikaw, tayo, ay may mga luho na nakasulat po dito, kagaya ng soft drinks, water, coffee, cigarette, beer, lotto tickets, extra phone bills, pedicure, manicure, hair maintenance, curl, or sa straight, ayan. Kasi tignan nyo po yun, cost ng kada ano po na luho natin sa araw-araw, pang araw-araw. What if kung nagso-soft drinks ka araw-araw, dalawang cans, di ba? Magkano ba ang ano, cost na monthly? May 1,200. Sa annual, 14,400. In 20 years pala, at 12%, may 1.2 million ka. Kung kinumpute nyo po yan na ginagastos natin kada buwan, na nakakagastos tayo ng halagang 1,200, grabe po pala, no? Yung luho na nagagastos natin. Kaya dapat pag-aaralan talaga natin na bawasan yan, i-reduce nyo. Hindi ko naman po sinabi na totally tanggalin nyo na po lahat ito, no. Kasi syempre, nakagawian na rin natin, but then kung naka more than one na po tayo, dapat alisin na natin yung isa, di ba? At least nakakaroon po tayo ng kahit konting naiipon. So, alam na po natin, hindi na po natin iisa-isahin ang lahat ng mga nakasulat dito. Nababasa na rin po natin. Tignan lamang po yung halaga kapag at 12% yung nilagay. In 20 years, yung total amount ng ating luho, eto po siya lahat. Okay po? Then next. Ayan. Sa mga luhong ito at sa mga expenses na ito. Diba po yung malimit na ganito ang kanyang pagkain araw-araw. Yung mga junk foods na to. Yung pag-inom ng mga beer na to or alak. Ayan. Yung mahikahili ni Garillo. Ganon din po sa pagtaya ng loto. Manood ng sine. Ayan po. So, kung hanggat maaari po is, kung halimbawa, kagaya ng tubig, no? Kung may refill, may pwede namang i-refill, di ba, sa bahay, mag-boil ka na lang ng, ano, ng tubig, di ba? Mainit na tubig. Then, at least kahit pa paano, makakadidak ka dyan, no? And then, yung iba, palagi na lang na nagkakape, pero ang gusto niya, Starbucks pa. Eh, magkano po yun? Di ba? Then, yung mga cook na yan. So, nasa atin po yun. Kasi tayo mismo ang makakapagbago sa ating sarili. Walang ibang tao. Dahil ang buhay natin, kontrolado mo yan sa kamay mo, nakasalalay lahat. Ang desisyon mo sa buhay, ang pangarap mo, ang determination mo, dapat magkakasama yan para kahit papano po, magtatagumpay talaga tayo. Ano gagawin mo? Sikapin mo po na i-reduce at alisin ang lahat ng mga luho ng buhay natin. Ayan po, di ba? Sabi niya, ang buo nagsisimula sa barya. Tama po ba? Di ba, no? Totoo po ito. Kaya dapat po ang anuhin natin, wag niyo pong sabihin na maliit lang naman na halaga yung price nun eh. Piso nga lang eh. Di ba? Ang piso,
ang 5 piso hindi mabubuo kung walang piso, no? So dapat alam mo po. Okay? Iyan. Then next. Maano siya? Classify your needs at saka wants. Ayan po. Yung dapat alam mo kung purpose ba o forma. Kasi malimit sa atin, lalong-lalo sa mga kababaihan. 'Di ba ganito tayo, no? Mas ano tayo sa branded name na products kasi yun ang ano natin. But then isipin naman natin kung deeper buying gadgets and wants, yun ba ay makakatulong sa atin kung nagkaroon ka ba ng na-ebe na yan? O ngayon, yan ba is maisisave ka pag nagkasakit tayo? O, diba, no? So alamin natin, save instead of sale. Ayan, no? Kapag sa, sinabi kasi, lalong-lalo dito sa Hong Kong, no? Every holiday, mayroon pong sale na nakalagay sa mga shopping malls. Eh kung tayo po ay na palaging pumupunta doon at nag, ang sabihin natin na sale naman eh, kaya bibili ako. Ngayon ang tanong, may ipon ba tayo? Paano po yung future natin? Then tanungin din po natin, ilang taon na ba tayo nagtatrabaho, nagpapakandahirap, nakahiwalay sa ating mga pamilya? Di ba? Nang dahil lamang po dyan sa luhong yan. And then ganun din po sa reduce eat out. Kasi yung iba talaga, gusto nila talaga palagi kumakain sa labas. No? Sabihin nila, minsan lang naman eh, sa day off. Ilang day off day ba na lumalabas ka sa loob ng isang buwan? E magkano ba ang nagagastos mo? Wala naman pong problema kung minsan lang talaga. E di ba, kung doon nga po yung sinasabi nila na sa minsan, kapag ka nasanay ka na, palagi na yun, no? Yung ganun na salita natin. Ayan, iwas luho tayo para iwas luha. So baguhin po natin. Ayan, pwede po yan. Sikapin po natin, pwede naman po yung ano ba yung tawag doon? Yung ukay-ukay. Di ba, uso na ngayon? May elbing imitation. O at least, elbi pa rin, no? Yun nga lang, hindi siya class A, di ba? So, dapat ma-educate talaga tayo, no? Then, next. Understand where your money goes. Know your big leaks dapat. Kasi kung hindi mo alam ang mga liabilities na yan, kung saan napupunta, kasi dapat alam mo po kung yan ba ay liabilities or assets, kagaya ng iPhone. May iPhone ka nga, wala ka namang ipon. Tanong ko po, liabilities ba yan or asset? Kasi ang assets are anything you buy or have that puts money in your pocket. Yan po yung sinabi ni Robert Kiyosaki. Si iPhone ba? Yan po ba ay liabilities or assets ng buhay mo? Pero kung gagamitin mo po yung cellphone mo para sa gawin dito sa ginagawa natin ngayon, walang problema po yon na bumili ka. O di ba kahit isa lang. Di ba at least magkakaroon po ikaw ng asset kung gagawin mong kagaya ng ginagawa natin sa ngayon na may ano po tayong business side, no? Then si bahay naman, bibili ka 1,000,000. Oh. Sa bahay mo, titirahan mo lang yan. O, ang ganda-ganda nga ng bahay mo. Pero pag nagkasakit po tayo, may ibebenta mo ba kaagad yung bahay na yan? May babayad mo ba yan sa hospital? Di ba hindi? So, dapat unahin po natin na proteksyonan ang ating sarili muna. Di ba, no? Kasi kapag naproteksyonan na po natin ang ating sarili, then magkakaroon po tayo ng magandang pamumuhay. At hindi po tayo uutang. Di ba, no? Ayan, si sasakyan din. Oo nga, may maganda kang sasakyan. Lamborghini, no? Eh, ngayon, ang tanong, kung yun ay naka-stack lang doon sa garahe ng bahay nyo, nagka-sink siya, di ba papa-repair mo yun? O di gagastos ka? Anong tawag doon? Liabilities ba or assets? Di ba liabilities ang ibibigay niya sa'yo? So, yan po, dapat aalamin natin at pag-aaralan natin. Ayan, oh. Bumili ka naman po ng condo mo, oh, 'di ba? Oo nga, kung hindi mo naman po 'yan pinarentahan, walang kita na maibabalik sa iyo.
Kaya dapat po, ang gagawin natin, iisipin muna natin kung anong klaseng investment. Kasi nga, di ba, sabi kanina, may good at saka bad na investment na maibibigay sa buhay ng isang tao. Totoo po yan. Ayan po, mag-invest ka dapat sa asset. Alam nyo na po yung asset, ah? Yan yung nakakapagbigay sa'yo ng income. Okay? Then, next. Understanding how money works. Yan po yung wealth, the wealth formula. Ito po yung pinakamagandang sundan po natin. Kapag po may pera tayo para makamit natin ang wealthy lifestyle ng buhay natin, plus money, di ba? May sahod ka. Then yung oras dapat plus din po yan. Positive siya. Positive time. Para po yung pera mo na iniipon mo, nagkakaroon po siya ng positive rate of return. Ano po yung ibig sabihin? Yung pera, tumutubo po siya. Okay? Kasi kung nilagay niyo po yan ang pera na nagre-return back sa iyo ng rate of return, ang mangyayari po, makakamit mo talaga yung pangarap yan. And then, dapat yung inipon natin na yan, malalabanan niya ang inflation. Ano po ba si inflation? Yan yung mga pagtaas ng bilihin. O di ba ngayon, 3 to 6 months na, tumataas na yung mga bilihin natin, no? So, dapat alam natin kung i-fight. And then, i-minus din po yung taxes. Kasi yearly, kahit po saan, ano yan, kakalpasan talaga yung iniipon natin, no? So, dapat, pinag-aaralan po talaga natin mabuti ang ating wealth formula. Para po yung pangarap mo talaga na maging mayaman ka, makagawa mo yun. Ngunit, sabi ko nga po, oras. Ang oras ang pinakamahalaga para sa'yo. Ang pag-aralan mo, ang pang-financial na kaalaman. Okay, then, next is... Ayan po, kapag po may timba ka, pero butas-butas. Ganon din po sa buhay pang pinansyal. Kahit po nag-iipon ka, kung ganyan ang pinaglagyan mo ng ipon mo, marami siyang butas, anong mangyayari? Nagpapakandahirap ka lang. Hindi ka makakarating doon sa paroroonan mo dahil babalik at babalik ka rin sa sinimulan mo. Dahil lumalabas lahat. Di ba, no? So yan po yung halimbawa. Bakit ba tubig ang halimbawa dyan? Dahil di ba kapag yung tubig, ang bilis-bilis mawala, mauubos ang laman kaagad, no? So ganun din po sa atin. Kaya ang buhay mo, kung mahal mo talaga ang buhay mo at ang pamilya mo, lahat dapat ng ating mga expenses, alamin natin kung paano po ba siya i-adjust. Okay? Paano po siya tutunan ang tamang mag-ipon sa ating buhay? Okay po? Then, ayan, next. Dapat po ito ang susundan mo para makamit mo po ang reason why we save. Bakit nga ba? Dahil ang X-curve, ito po yung pinaka-importante na malaman mo ang mapa ng buhay mo. Kasi dito, sa pamamagitan nito, makikita mo paano ang magkaroon ng bumaba po yung big responsibility natin. Sa pagtanda mo, magiging less responsibility siya. Kasi habang bata po tayo at younger you, wala tayong ipon dahil marami tayong mga responsibility. Kagaya ng mga ito, oh, kaya less secured tayo sa ating income dahil ang income natin, you work hard for money. Totoo po yan. Pero yung ating responsibility, kagaya ng food, shelter, clothing, education, healthcare, debts, at saka loans, lahat po yan is temporary ba or permanent? Di ba malimit dyan? Halos lahat is permanent, no? So, anong gagawin natin para po bumaba yan? Dapat, kada buwan, sinasabay mo po yung law of building wealth na sinasabi. Kasi po, para magkaroon ka ng big savings. Dahil, hindi mo makakamit ang wealthy lifestyle
kung ang active income mo, hindi mo gawing passive income. Money works for you dapat. So ano gagawin mo? 'Di ba kanina tinuro po doon yung abundance formula na sinasabi, yung 20% kada buwan iipunin mo 'yon. Pero dito sa linyang ito, kasi 'di ba dito sa younger you, ibig sabihin yung luwang na 'yan, alamin mo timeline kasi 'yan ang ibig sabihin. Ilang taon ba gusto mo at magkano ba ang gusto ka older you na retirement mo para ikaw ay secured na? Ganon din po ang pamilya mo. Ano ba ang gusto mong mangyari sa buhay mo? So, dapat ang gagawin natin is mag-iipon po tayo kada buwan. Kasi dalawang tanong sa buhay ng isang tao or risk ng buhay. Ang sabi niya sa life, may if. What if you die too soon and what if you live too long? Dapat ang solusyon mo, kumuha ka ng insurance at if you die too soon. Dito naman po sa if you live too long, kumuha ka ng healthcare protection at investment para kahit papano po magiging maganda ang buhay mo pagdating na natin, secured ang pamilya natin. Okay? Ayan. So next is ito po yung ano, the power of compound interest na sinasabi po ni Albert Einstein. Siya po ang father mathematician. Lahat po ng ng rules of 72, ito po kahit saang financial information or calculation ng interest rate sa utang, sa investment, sa savings, ganun, yan po ang ano nila, calculation nila na ano po nag number of years to double your money. So ang ibig pong sabihin nito, kung alam po natin kung paano po mag-work ang ating pera, dapat alam mo kung saan vehicles mo ilalagay. Anong klase po siya? Saan? Dapat inaaral po natin ito. Okay? Yung rules of 72 na to. Kagaya ng sample po niya dito. Illustration lamang po ito, ha? Yan. So, ayan po. Kung nilagay mo sa vehicle 4% ang pera mo, kung sa edad mo na 29, may 100,000 ka, money doubles in every 18 years. So sa edad mo na 65, retirement ka na dyan, no? May 400,000 ka. Tanong ko po, sapat po ba para sa'yo ang halagang yan na ano, 400,000? Diba hindi sapat? Ikaw lang yan, yung 400,000, kapag nakaramdam ka ng sakit, isang hospitalan lang, kulang na kulang po ang 400,000. Kaya dapat proteksyonan po natin ang ating katawan, no? Ang ating sarili. Ayan, what if naman, kung medyo may kaalaman tayo, another illustration, nilagay naman natin sa 8% na vehicles. Ang sabi niya dito, money doubles in every 9 years naman. So tignan niyo po, parehas lang din ng edad. May 100,000 sila. Sa edad na 65, ang kanyang kinita ng pera niya is 1.6 million. Kahit papaano po, million na rin po siya, no? Ngayon, kung yan po ay pwede na po ba para sa kanyang sarili? Okay, sa sarili niya, yes. Pero kung may pamilya ka, ilan po ang anak mo, hindi po sapat ang 1.6 million na protected ang family natin. What if, ano po yung 5 to 10 years later, hindi po survive ang family natin dyan, lalong-lalo na po kung wala tayong trabaho, no? So what if naman, kung may kaalaman tayo, nakagaya ng alam ng mayaman na paglagyan na vehicles, na ang pera mismo magtrabaho para sa kanila. Nilagay naman natin sa 12%. O ayan, parehas lang din po na 100,000 sa edad na 29. Money doubles in every 6 years. So tignan nyo po yung edad 65. Mayroon na po siyang 6.4 million. Diba, no? Sapat po ba yan para sa'yo at sa pamilya mo? Diba sapat na po siya, no? At least kahit papano na mawalan ka ng trabaho sa retirement mo, mabubuhay kayo 5 to 10 years later. Yan po ang pinakamaganda kasi alam natin na ang pera mismo, paano siya talaga kumita para sa atin. Kasi pwede po yan, pero pinag-aaralan po dapat natin. Tignan nyo po yung difference ng 4% versus
ano po dyan, yung 12% na yan. Dapat matututunan natin, di ba? Kung ang 4% to 8%, may 4 times siya. Kapag naman po 4% to 12%, 16 times. So, ibig sabihin, it's not enough to save money. We need to grow it. Dapat. Be smart po tayo. Learn. Tutunan po natin ng pera magtrabaho para sa atin. And be your own money manager. Na which is pinakamaganda po na naging member tayo dahil key financial concept that we need to learn. Nandito na po kay International Marketing Group. Igaguide po tayo in different investment vehicle. We need to know and understand. At ito po yon ang pinaka-importante, yung mga susunod na matututunan po natin. Igaguide talaga tayo. Kung makikinig tayo at ipo-focus natin ang oras natin, sa totoo lang, mababago mo po ang mindset mayroon po tayo sa ngayon. Okay? Ang sabi po niya dito, do you know? Ayan. Diba no, that you can be a multi-millionaire if you invest 33 pesos per day or 1,000 per month for 30 years. Ayan, sino po yung matagal nang nag-work sa abroad na umabot ng ilang dekada? Kung ginawa mo po pala yan, ang araw-araw, nag-iipon ka ng 33 pesos at 1,000 per month, may 3.5 million na dapat. No? Ayan, so totoo nga po, paano? Paano ba gagawin yan? So, educate ourselves. Try to learn how, di ba? Dahil may way na pwede natin yan mabigyan ng solusyon, ang mga tanong na yan. Ngayon, nandito po yan sa kay, ano, how compounding interest work for us. Ito po, yung wealth calculator. Malalaman nyo kung sa annual interest, saan nilagay yung pera, 4 to 12%. Kung may 1,000 kang iniipon, tignan mo po sa 5 years, 10 years, 15 years, 20 years, 30 years, magkano po ang pera mo in return. Yan yung sinasabi kanina na ano, paano po kumita yung pera mo, paano nagtrabaho yung pera mo. So tignan nyo po na lang doon sa pinaka ano po na 12%. Kung halimbawa po, in 30 years, yung pera mo may 3.5209,919 ka na, no? Kung tayo po pala ay nai-educate natin ang ating sarili na nag-iipon ng 1,000 kada buwan, ganun na pala ang halaga ng pera mo. So, tignan mo na lang po kung ilang taon ka na ngayon na nag-work, nagpapakahirap, no? Sa trabaho. Then, tignan nyo po sa, ano, 2,000 naman, kung 12% mo nilagay yung ipon na yan, sa 30 years, mayroon pong 7,059,828 pesos. Ayan. So, dapat ini-educate talaga natin ang ating sarili. What if, kung sinunod mo po yung sinasabi ko po sa X-curve na 20% yung abundance formula na yon, gagawin mo kada buwan, mag-iipon ka ng 5,000. Ilalagay mo po sa vehicle na 12%. Sa 30 years, yung perang pinaghirapan mo, na pinagtrabaho mo siya, tignan mo, oh, 17,649,569 pesos. Ayan, di ba? Talagang panalo ka nga kung ibibigay mo ang oras para aralin mo ito. Di ba, no? Ayan, so, po tayong ano, ah, magpalipas ng araw para hindi natin, hindi po tayo kapag-isisyon ng tao. Okay, sa ngayon. So, investing in mutual fund naman para kahit paano po yung pera mismo magtrabaho tayo. So, become a investors ka dapat. Then, iikot-ikot na lang po yung life natin dahil kapag ka-IMG members po tayo, mayroon po tayong mga vehicles ni IMG na pwede pong ilagay natin ang pera na. Then, kapag nakapag mutual fund na po tayo, may fund manager na po na magmamanage ng ating inipon na pera sa investment, no? Then si fund manager, hahanap po siya ng vehicles na securities talaga, yung talagang secure pera natin. Nakikita nyo po yung mga nandito, dyan po ini-spread ni fund manager ting pera. Kung magkano po yung inipon mo, like example, yung 5,000, hindi po iisang vehicle
niya nilalagay. Kay Jollibee, kay SM, pwede po niyang ilagay ang ating pera. Ngayon kapag po nag-generates na siya, i-returns nila sa'yo, di ba, no? Pag may return ay investment na siya, syempre, babalik na, right? So, yan yung sinasabi dyan. Na kapag ka, pinayaan mo ang pera mo ang magtrabaho sa'yo, magiging professionally managed ka. And then, liquid dapat. Then, diversified. Yan yung sinasabi. Na huwag mong ilagay lamang po sa isang vehicles. Dapat sa isang basket. I mean, ba, no? Maganda kasi yung pag-iipon mo, dapat yung maging wise ka din kahit sa ang basket. And then, low minimum investment requirement ang binibigay po sa atin. Very transparent po siya. And then, strong track record. Safe, secured. Ayan. And then, gains are tax exempt. Yan. Dito po kasi sa IR, binibigyan talaga tayo ng opportunity para po makapag-save tayo. Okay? Nang maayos. Pwede po itong indirect investing sa stocks market para sa baguhan. Ayan, ito po yung ino-offer talaga, mutual fund. Okay? Then next, ito po siya. Yan po yung mga pwede ninyong paglagyan. Si Rumper, si ano po, Soldibo, PhilEquity, PhilAm Asset, Atram, at saka si SunLife. Yang MyTrade po, yan po yung direct stocks. Kung wala po tayong oras, wag muna natin pong ano, salihan kasi ano yan eh, dapat focus po tayo para makita po natin yung pera, paano po siya pataas at saka pababa, no? So time management po yan. There are about 43 mutual funds and in 33 mutual fund companies in the Philippines. Ayan. And then there are more than 200 direct stock brokerage in the PSE, ayan, Philippine Security Exchange Commission. Yan po, okay? Ayan. And then, ito po yung sinabi niya po dito na IMG has an access to both direct and indirect stock investing. Kaya napakaganda na po, di ba? Kasi may mga affiliates talaga sa dito po. At saka dapat alam din po natin saan bang vehicles ang ilalagay natin ang investment goals mo at saka investment vehicles. Ang ganda kasi ituturo din po sa atin kung ano yung goal din kaya ng emergency. Dapat immediate kasi emergency, anytime, pwede mong i-withdraw talaga. So, anong feature na liquidity? Then, saan instrument mo dapat i-deposits? Ayan, deposits and money market. Okay? And then sa home repair naman, kasi short term siya, di ba? Kapag anytime na kailangan mo, pwede mo po siyang makukuha. And then feature niya is, okay, then saan mo naman siya ilalagay na instrument? Deposit. Ayan. So, yung education naman po, kasi syempre, di ba, anytime kapag ka magkukulehyo na ang anak natin, so, sa ilagay, ano mo siya sa duration, ng medium-term ilagay na investment. Ano ang future niya? Growth or plus liquidity. Okay? Tapos, instrument naman po niya, balance fund. Sa retirement mo, dapat long-term yan. At saka high growth ang ano niya, future niya. Then, yung instrument na paglalagyan natin sa equity funds at or stocks. Okay? Sa protection naman natin, long-term siya po na duration at saka guarantee dapat. Kasi talagang para sa iyo yun talaga, di ba? No? So, guaranteed siya. Then, instrument sa insurance or health maintenance organization, HMO. Okay? Yan. So, clear po ba? Then, tamang sasakyan sa gusto mong patunguhan. Dapat lang po kasi yung iba, paiba-iba ng direction. Sinabi niya, gusto ko pumunta ng Manila, pumunta naman siya ng, ano, Mindanao. O hindi siya nakarating sa kanyang gustong, ano, mararating, di ba, no? So, dapat po, wag pabago-bago din po yung isipan natin. Yung decision natin, determination natin, yung desire natin, para po matupad ang pangarap natin, tutunan po natin paano siya gawin. Okay, ayan. So, next.
eto po ang dapat mong alamin kung ano po ba ang dapat nating i-invest with a purpose. Yung healthcare mo po, unahin natin, magkano ba ang dapat mong makukuha dyan? Okay? Then, yung sa retirement mo, magkano din po ba ang iipunin natin? Ganon din po ang edukasyon ng mga anak mo. Ganon din, okay? Dito sa house natin, then sa sasakyan. Dahil yun nga, kailangan ng mga maintenance ng mga yan. And then, hindi lang po yun, no? Kung gusto mo rin po talaga na magkaroon ka ng magandang buhay, na nakabakasyon ka, dapat talaga nakapagod ka ng maayos. Natutunan mo po yung tama. Yun nga yung sinasabi niya dyan, na invest with a purpose dapat. Ano ba purpose mo? Okay po, yan. Then, alamin mo muna ba nga dapat mag-invest ka? Yung dapat alam mo yung reason, bakit yan ba ang gusto mo? Kasi ano yung sagot mo dyan, okay? Then, kung talagang mahal mo ang sarili mo at pamilya mo, alam mo na kung alin po yung purpose mo sa mga yan, no? Ayan, then next. Ayan po. Next naman. Tagal siya. Ito po yung ano natin, di ba? Oh, anong nangyari? Bakit? Nag-ano ang aking internet? Sumabay pa. Pasensya po. Ano ba nangyari? Ba't ano? Ba't nawala ang presentation ko? Oh, wala. Dumating ang technical natin. Ano po ang ating presentation? Bakit? Very sensitive. Talaga pong dumarating sometimes sa buhay natin yung ganito, no? Na-overload ng ano, yung internet niya. Nangyari. Ano nang nangyari po? Wait lang po natin, ha? Under ano po siya? Under processing? Pasensya na po. Sana marami po kayong natutunan. Paki-chat na lang po. At least kahit pa paano po habang hinihintay po natin na nagluloading po siya, ihanda na po natin yung ating mga katanungan, no? Yung mga tanong po natin. Kahit pa paano po masasagot natin. Mag-chat lang po kayo. Kasi live naman po tayo ngayon, eh. Di ba? May chat box po dyan, pwede po nating i-chat ang ating gustong itanong. Ayan. Nag-ano po kasi yung sensitiveness ng ano. Ayan. Nandito na po tayo kasi sa ano na to, no? Eto. Smile po tayo, kaway-kaway. Huwag po kayong matulog. Hindi po ako natutulog, ha? Ayan. Ano ba gusto natin na buhay natin? Ayan po, saglit. Ano ko po, medyo naka-adjust siya. Kung alin po ang pipilian natin, ayan. Kasi may illustration po dito. Ito po yung first level of investment na sinasabi. Kung tayo po is gusto nating matutunan saan ko ba dapat ilagay ang aking tamang pag-iipon.
dito po i-advise po namin sa inyo na dapat unahin po natin ang healthcare protection po natin. Na kumuha po tayo ng Ultimate Kaiser Health Builder para po ma-secured ang ating sarili at ganun din po ang ating family. Kasi ito po is Healthcare Kaiser, 7 years to pay, 13 years to wait. So meaning, total of 20 years ng maturity na siya, no? So, illustration po ito ah, para po magkaroon lang kayo ng idea, no? So, ito po, kung halimbawa, ang kinuha po nating plano ay K100, no? Na plano, halimbawa po is 22 sa ngayon. So, 7 taon lang po na magbabayad tayo. Depende sa mode of payments na gusto nyo na magbayad. Kasi may monthly, may quarterly, may semi-annually, mayroon din pong annually. Pero siyempre, di ba, kapag ka-annually ka, makakasave ka ng dalawang buwan. No? Kapag semi-annually naman, may isang buwan ka na sa discount. Kung quarterly, half month lang po discount. No? So sabi ko nga po, 7 years to pay siya, stop ka na, magbayad. Dito sa pang 8 years, yan na po yung mag-i-invest na yung pera mo. Mag-a-accumulate na siya. Ito yung tinatawag na investment naman na, no? Kasi nga, si Kaiser, 3-in-1 siya. May healthcare protection, may investment, at may insurance. Kaya kung tayo po ay kumuha ng ganitong klase ng plano, so yung maturity niya, iting po, sa within 13 years, nag-a-accumulate po yung pera. Di ba po dito na 10% yearly health benefits at saka may 10% accumulated unused yearly health benefits. So ibig sabihin, yung eto pong mo po dito, kung ginamit yung health benefits mo na yearly, okay, yan po yung mag-a-accumulate dyan. So yun yung kikita. Yung investment na yun. Magkano po yung total? 269,750 pesos. Yan yung total accumulated unused health benefits natin. Okay, then, dahil nga, ang planong kinuha mo is K100. So, ang long-term care bonus mo, ay ang long-term care benefits mo, 100,000, no? So, ang sabi po niya dito, pag po kasi tayo is hindi natin na yung nagamit yung ng lahatan, yung total of 411 na contract price niya, 750, no, na niya, 85% of 411, 750 pesos, ibabalik sa'yo. So may total po yun na 350,000, no? So yan po yung ibibigay sa atin. Then, another additional, kasi nga po, yearly health bonus, accumulated yearly bonus. I-total nyo lahat na po ito. Ang total ng additional health benefits mo, may 446,000 ka, 419 pesos. Then, yung total health benefits, sabi nga, interest, kikita. Tubo, kikita. Okay? Total health benefits niya is 716,169. So, sa maturity, ito yung total amount na makukuha mo. 1.66.69 total accumulated benefits with bonus. So, kung tayo po is uunahin talaga natin yung healthcare protection natin, sabihin man natin ang tagal ng 20 years na yan. No, kung mahal po talaga natin ang ating family, yung 20 years na yan, madali lang po yan. Kasi sa totoo lang, 7 taon ka lang nagbayad, stop ka na. Maghihintay ka na ang pera mismo magtrabaho para sa'yo, no? So sa 13 years na yun, na sacrifice mo para enjoy ka later, di ba masarap yung ganun na buhay ng, naiisipin natin, no? So, dapat mag-decide po tayo. Unahin nating kumuha ng healthcare protection. So, another naman po yan, further, eto po siya. Tignan nyo po, kasi ang 7 years to pay na yan, accumulation period ang tawag. Pag po yung waiting period na 13 years, extended period, ang sabi po dyan.
yan po yung clarification kanina na ano lang po, yung total accumulated annual health benefits na 269,750. Ito po yung pinaka, ano na po, buod na po niya para makikita nyo po yung summary. Then long-term care benefits, long-term care bonus, additional health benefits, dividend form po yan. Yan yung ano ng dividendo po natin, no? So tignan nyo po, di ba more than that, yung kinita ng pera mo doon sa contract price na doble po, di ba? So talaga nga po na money works for you. Kung alam mo saang vehicles mo ilalagay at ano po yung uunahin mo. Unahin po natin ang healthcare protection. Eh what if, sabi mo, hindi ko pa kailangan ang perang ito. I-extend ko muna siya. Kasi bata pa ako eh, 42 years old pa lang ako eh. Kasi 'di ba, sabi nga po, kung bata ka na kumuha at nag-ipon, maganda talaga kasi bata ka ring magre-retire, no? So what if ganyan, no? So gusto mo sa edad na lang na 65 kukunin yung pera. Alam niyo po ba na mag-accumulate ito? And yung accumulation mangyayari po kapag i-renew mo na lang siya, see? Tignan niyo gaano kahalaki yung 1.166 million mo na halaga, di ba? So dapat talaga titingnan at aalamin talaga natin paano ang pera mismo kumita para sa atin. Dito po may healthcare benefits tayo. Mayroon pong yearly physical examination benefits, may dental benefits, waiver of installment due to death and credit life, waiver of installment due to disability, basic medical benefits, members' choice or room and board, 1,000 per day, yearly benefit limit, yung EBL. Kasi nga, yung 60K na yan, dahil ang plano mo is K100, yung ibibigay sa'yo na pang-hospitalization mo, okay, 60,000. Dito po yun, makikita nyo po yan, no? So, nasa ano po yan, ang plan natin, depende po. Kung mababa din yung plano mo, mababa din po yung yearly benefits na yan, okay? Then, term life from accumulation until 28th year. Accidental death and dismemberment from accumulation until 28th year. Lifetime network access to over 500 hospital and over 1,000 doctors as long as you have funds. Ayan. So, dapat ito, hindi mo talaga kukunin lahat. Kasi kung yung iba, baka sabi lang, pwede ma'am, kapag po ba, halimbawa, tapos na ang 20 years, pwede ko na po bang lamsam lahat yung pera ko? Yes, pwede po. But then, don't expect na may insurance pa po tayo, no? Kasi kinuha mo na lahat ng ano natin, pera natin, no? Yan. So, next is, dito po, alin ba ang gusto nyo? Kapag po kasi tayo, kapag hindi natin ginawa ang level 1 of investment, alin ba ang gusto mo pagka nagkasakit tayo? Diba, kulang na kulang ang perang inipon natin kung nakalagay lamang po yan sa piggy bank, no? Or, example din po dito, sa dalawang ito, no? Alin ba ang gusto mo? Ikaw yung tagapayong o ikaw yung pinapayungan? Kasi kung kumuha ka ng level 1 investment mo, ang mangyayari, ikaw yung papayungan. Kasi secured ka. No? So, depende po sa choice natin. Kasi dito, may investment plus healthcare, mayroon din pong life insurance. So, nasa atin po yung decision. Freedom of choice po tayo dito. Okay? Walang pilitan. You don't have the right to invest unless you are properly protected. Sino po nagsabi? Si Brother Rex Mendoza. Yan po. Yan. Sarap ng ngiti niya, no? Kasi secured na siya. Ang pera mismo ang nagtatrabaho para sa kanya. At hindi lang yun. Siya po yung ano ng ano ramper. O, diba? So, ang sarap ng feeling na talagang pinag-aralan mo talaga paano yung pera mismo ang magtrabaho sa atin. Protection muna bago ka mag-invest. Yon. So, mahalin nyo muna yung sarili nyo at saka family natin. Mag-invest muna tayo sa healthcare protection, level 1 of investment. Then, saka po natin isunod ang pag-i-investment. Okay? Ayan. So, dito po kay IMG,
Mayroon po siyang binigay na 35 benefits. Financial education po yung pinaka number one. Na may binibigay po tayo na e-book na The Secret to Saving and Building Your Future. Kasi ang sabi po dito, be ready for the explosive life-changing lessons one page at a time. IMG made this easy to read. No nonsense book available online. Tama, di ba? Kaya dapat po, pahalagahan po natin. Kung tayo po ay nabigyan ng ating kaibigan ng ganitong libro, huwag ninyong hahayaan na hindi nyo po mababasa ang kada page niyan. Kasi po napakahalaga po para mabago ang ating buhay. Hindi lang yon, kung tayo po ay naging member ni International Marketing Group, itong workbook na to, may additional knowledge tayo, upgradable po tayo para malaman natin kung ano na po yung nangyayari sa ng pang-financial. Control you, ang sabi niya, don't know how to protect, preserve, and make money work for you through the Financial Foundation Education Program. Exclusive offer lamang po yan kung IMG member po tayo. Okay? Then, eto po yung mga yon, yung nilalaman niya. Yung increased cash flow, debt management, building a strong financial foundation, proper protection, building wealth and asset accumulation, retirement planning and wealth preservation, building a business in the financial industry. Yan pong lahat na ito, yung nilalaman ng number 2 na libro na yan. Para po malaman talaga natin at ma-secured ang ating sariling pang-financial na kaalaman. Okay po, yan. So, dito rin po, pini-financial check-up po tayo. Lumapit po tayo sa mga financial educator para malaman natin ano po yung tamang financial check-up na sinasabi. Kasi kagaya po ng sample dito na si Baboy po ang sini-check-up nila. Kasi kung ang ipon mo, nilagay mo lang po yun sa alkansyang baboy, hindi po sapat yun para sa lifestyle ng pamilya natin. Okay? Ayan, so dito po sa exclusive benefits number 9, Associate Financial Planner Certification naman, exclusive lamang po yan sa mga member. Ito po yung registered financial planners po ng Pilipinas. As a financial educator, dapat nag-i-exam po tayo nito para may certification ka na matatanggap, no? So ayan, then number 10, up to 300,000 free personal accident insurance na ipinagkaloob sa atin ni Manila Bankers. Kung associate to marketing director ka, may 1,000 pesos ka. Kung senior marketing and executive marketing directors, may 200,000. CEO and up, 300,000. Lahat po ito ay binibigay sa for all members with active accreditation, standard underwritings and guidelines. Ayan. So number 11, ito po yung micro insurance. Kagaya ng St. Peter, di ba? Pero dito, nagbabayad lamang po tayo ng one-time fee, 500 pesos para magkaroon ka ng Fidelity Life. Tie up po ni Memorial Concert Services, ano po, Everest. Okay? And then IMG Vision Care. Ito naman po, dalawang frame. Libre po para sa atin, yearly. Ayan, si IMG, hindi niya hahayaan ng ating mata ay hindi po malaki ang kanyang kita. Ayan. So, dito po sa number 13, free unlimited consultation for members. Sa number 14 naman po, discounted po ang mga immediate family po natin dito sa medical services ni Kaiser Medical Center. Okay, and then number 15, ito po yung pasimulan ninyo. Yung nagbayad po kayo ng iyong membership, mayroon pong ibibigay sa inyo na entitled 1,000 initial 1,000 pesos initial investment in IMG Soldivo Strategic Growth Fund. Ayan. So, may simula ka na, di ba? Naka-start ka na kaagad kasi simula mo pa lang. Pera na mismo ang magtatrabaho sa iyo, no? So, ituloy-tuloy mo na lang. Monthly gawin mo rin, okay? Then access naman po tayo sa healthcare products, ito yung long-term care na binanggit natin kanina, yung 3-in-1 na yon. Di ba nakita nyo po kanina? So, it depends na lang po sa decision nyo kung ano po yung kukunin nyo po, no, na plano. Then,
Number 17, life insurance exclusive to IMG members. Additional lamang po, kung gusto nyong madagdagan yung insurance nyo, pwede po tayo sa Most 18, Everest, or ERA na yan. Okay, nakumuha po. Okay, nasa atin po yan kung gusto nyo pa po ng mas marami. Exclusive to IMG members, ito po yung mutual fund na zero entry fee. Forever po yan. Okay, yan ang maganda kasi si Pera magtratrabaho para sa atin. Ayan, nag-ano na siya, nag-advance. Okay. Okay. Nag-ano na. Minadali na po. Wait lang. Sorry. Nag-ano yung... Nag-sensitive na naman. Tinapos. Diba? Ayan. Wait lang po ha. Pasensya na. Tinatapos niya. Ayan. Ito po yon sa number ano na po pala tayo. Ayan po. Kapag po mayroon po tayo sa number 19, ito po yung direct stocks. Kanina pinaliwanag ko na po yan, no? Ito po yung direct stocks na gusto nyo, i-focus nyo po yung oras natin, no? Then, access to ozone therapy and the members price. Gusto nyo magpabata or ma-experience nyo po ang latest technology ng defeating pain and defying age. Yan po, pwede po tayong lumapit kay Ozone. May discount po tayo. Dito naman po, partnership natin si Palawan Express Pera Padala. Special rate po tayo dyan as an IMG members. Pero ay ano po lamang yan, ha? Payments facility for IMG transaction only. Okay? And then, next is, ayan. Ito yung mga non-life insurance. Kung may mga ari-arian po kayo, pwede po na ano, na pwede po tayong magpa-insured ng mga ari-arian natin diyan para makakaroon po tayo ng discount. Ganun din po, members discount from real estates naman po sa SMDC Ayala. Pwede rin pong earn commission diyan kung may ire-referral po tayo. Kung ang kaibigan po natin gusto niyo pong kumuha ng bahay condo, i-referral nyo po, magkakaroon kayo ng earned commission. Po kay Heaven Infinity, special discount sa Memorial Lots. Kasi po, ito, hindi po dahil libingan, is para lamang po sa atin. Ito po pwede pong maging investment din po natin. Okay? Para po magkaroon din po tayo ng additional increased cash flow. And then next is yung special discount courses. Lahat ng mga nakikita po natin dito sa 25, 26, 27, 28, sila po yung may mga kaalaman na pwede nilang ibahagi para sa atin para matutunan natin ang mga kursong na pag-aralan nila. Okay? Ayan. And then number 29, si Everest. Yan yung tie-up ni Fidelity kanina. Number 30, Asset Preservation Services. Yung mga ari-arian po natin, gusto po natin i-secured. As a member of IMG, may discount po tayo, 31 auto program. Gusto po nating bumili ng bagong sasakyan, anong klaseng kulay, pwede po nalapitan natin ang naka-assign dyan dahil magkakaroon po tayo ng big discount, okay, as an IMG member. And then, ayan po, ang ganda po dito kay IMG kasi as a member, own a business ka. Hindi lang yon, magiging become a financial educator na kagaya ng ginagawa po natin. Sarili mo pa ang oras, marami kang matututunan through online, marami kang matutulungang pamilya para mabago sa kanilang pang-financial kaalaman. And then, maa-achieve mo ang income na gusto mo. Ganon din po, makakalaya ka po sa utang. Ayan. So, ang ganda po, di ba, yung talagang ibibigay sa atin ni IMG yung peaceful mindset tayo sa ating future, no? Ayan. So, gusto nyo rin po makasama sa mga travel the world ng libre po. May vacation process, makakasakay ka sa ganyan. Then, makaka-attend ka sa mga convention para maragdagan po ang ating kaalaman sa pang-financial. Then, yung kung gusto mo pong ma-qualified ka sa world-class recognition, dapat po sundan natin yung system ni IMG para magkaroon ka ng rings, pins, watch, at saka sasakyan. Libre po yan. Wala kang babayaran kahit 5. Gawin mo lang po yung requirements.
need to qualify IMG recognition program dapat. And then gusto niyo pong magkaroon po kayo ng free healthcare maintenance organization coverage kada taon, dapat ang gagawin mo must meet a minimum requirement. Kasi may requirement po yan as a member, okay? And then, ayan, sabi po niya dito, ito po yung tamang pundasyon na dapat natin gagawin. Mag-increase cash flow muna tayo. Then, unahin mong mag-protection sa sarili mo. Kumuha ka po ng, ano, yung level 1 of investment na yon, yung 3-in-1. And then, protectionan mo po. Makumuha ka ng life insurance, di ba? Then, alisin mo na po yung utang. Kung mayroong utang ka, eliminates mo na yan hanggat maaari. I-build mo po yung emergency fund, di ba? Kanina, sinabi po doon na ano nyo po. And then, ganun din yung investment. Kung may extra lamang po na natitira sa ating sahod, okay? Para po matibay ang ating pundasyon, sundan nyo po yun. Dito po, being a member, financial education is useless without execution. Kasi being you as a member, vehicle si IMG, may mga istasyon siya. Driver ka, dapat puntahan mo. Kasi yung lahat ng pinaliwanag natin po doon sa 35 bed na po nakapaloob. Unahin mo healthcare, sunod mo life insurance, mag-investment ka, mag-real estate ka, general insurance, allied services, mga discounted, sakyan mo po yan. Dahil kung gagawin mo po ang susundan mo po ang sinasabi sa atin, tunay nga po na makakamit natin ang ating pangarap. Ayan, kaya ang tanong po ngayon, did you like what you have learned today? Kasi it's time to act na on it today, okay? Kasi sa totoo lang, ang bukas, late already. Yes? Ayan, so then, you must be registered as an IMG member and enjoy the discount privileges. Kasi may mga benefits po yan. Makukuha mo po ang preferred card na to. Ilalagay nila yung pangalan mo dyan. Diba? Ang ganda talaga. At hindi lang yun. Dapat mag-start ka. Paano po ang tamang building a proper financial foundation through level 1 savings program. Yun nga po yung Kaiser. Doon ka po mag-umpisa. Okay? And then, i-share mo naman. Huwag mong suluhin para mas marami tayong ma-educate. This great advantage of IMG membership to your family and friends. So, kagaya ng ginawa nyo ngayon, makikinig lang kayo, di ba? Ngayon, nagkaroon din naman po siguro kayo ng kaalaman. Natutunan nyo rin paano po yung ano dapat ninyong i-decision sa ngayon. Dahil sabi nga po dito, we cannot control our country's economy. But we can control our own economy. True, right? Kasi nakasalalay sa buhay mo ang decision mo sa ngayon. Ayan po yung sinasabi niya. Right information, right choice and decision, right action, right direction, right result. So nasa sayo po yun kung lumiko ka sa left. Diba? Ayan. So wag po tayong liliko. IMG is changing people's life when they needed the most. That is the opportunity. That is our dream. And we believe in a big way. We believe in our mission. We believe in the power of financial education. We believe that the best gift that you can give in your family is the right decision. Ayan. Gusto nyo po ba na makamtan nyo po ang kagaya nito na nakataas ang kanyang kamay at nagpapasalamat sa ating Panginoon? Dapat po be a financial independence. It's not a dreams. It's a decision. Kaya dapat mag-decision po tayo. Kasi kung wala po tayong decision at action, walang mangyayari. So anong gagawin natin? Making a difference. Join our cause to fight death, financial insecurity, and financial illiteracy. Our mission is to help create wealth for families. No family left behind. Our vision to create the new industry where everyone is able to earn what the wealthy are earning, bringing the secrets of wealthy to all. Ayan, kung ibabahagi po natin ang 30 million by 2030 na financial literacy campaign na to, ang mangyayari po, lahat po tayo magiging wealthy, right? Ayan, so thank you so much. Dapat po mag-join, own, at saka share tayo. Kasi dito kay IMG,
people in IMG come and go, but what you have to do is to stay, because someday along the way you will meet someone who needs you, who needs you help, and that is your purpose. Ayan po, diba? So thank you so much once again. Ako po si Miss Jenny Basanes, one of the financial educator based dito sa Hong Kong. Maraming salamat po sa oras ninyo, and ganun din po, huwag niyo po kakalimutan na mag-subscribe din po sa aking YouTube channel. Okay? Thank you so much and God bless everyone. Ayan. Thank you. Okay, thank you so much, Ma'am Jenny Basanes. So, may mga learnings na naman tayong natutunan kay Ma'am Jenny. Ayan, thank you. Thank you, thank you. May mga tanong po ba? So, wait. Have 18 participants. Yeah. Okay, so I-unmute ko lang po sila, wait. Please unmute yourself na rin po. Oh, Ma'am Shella, kasi nadadamay. Thank you, Ma'am. Ang galing, Ma'am Jenny. Thanks so much, Ma'am Jemalyn. Thank you sa turo po ninyo. Laking nakatulong din po. May watch hour ka na, ma'am. Salamat po. Ma'am Bini. Yes po. May question na po, ma'am Bini. Saka isa. Okay, go ahead, ma'am Levy. Let's go ahead. While yung benefits ba na naka-hospitalize, while ongoing pa yung pagbabayad mo, kung ma-hospital ka, free yun dahil isa sa benefits. Correct? Yes, ma'am. Tapos, after nun, ibabawas ba sa pera mo or